no. Alright, so for today guys, Boppies. Yan, bumili ko ng baga. Worth 100 pesos lang yan. Ito yung panggisa natin. So ngayon, may luya. Siyempre, malansa yan. Laurel, siyempre. Panggalansa at yung kapahulay. Katswete. Ang gulay niyan, ha. Dami, tsaka suka. Unti na yung suka ako, hindi na ako bumili. Tignan natin kung magawang paraan. Yung labanos, dinagdagan at food processor, siyempre. So, food processor ko muna yung ano. Tsaka yung sili pala, nalimutan ko kanina. Food processor natin itong ano ba to? Labanos tsaka carrots. Okay lang, may food processor na. Dalinan ng buhay. So, pinalatang ko na may peeler. So, madali rin. Kunti mo na. At salamat, Shopee, sa food processor na mumurahin pero effective. Nakapag-aspiyang Shanghai kami dito. Bibili ka lang ng giniling, carrots, onion, tomato. Naku, ang lamig kasi ngayon nangyari. Sobra. Oh, no! Yari. Hindi, kaya pa yan. Bahala na, tingnan natin ano kalalabasan. Okay, so, gisa na tayo guys. Siyempre, malakas ako mag-apoy. Wok. Ang panggisa. At ang sandok. Pintayin natin yung minute. As usual, mantika of your choice. Ako, ang gamit ko, Coca-Cola. Palm oil, pinakamura. Konti lang, guys. Siyempre, pag nag-isa ko, sabay-sabay na. Luya, bawang, sibuyas. Iba, inuuna yung bawang. Iba, inuuna yung sibuyas. Eh, basta importante, mag-translucent yung sibuyas. Pero yung pinakatabis, kung gusto nyo lumasa yung luya, unahin nyo yung luya. Ilalasa rin naman yun sa kulo. Translucent na siya kasi nga malakas apoy ko. Anyways, kaya nga translucent kasi pag ganun na itsura niya, ibig sabihin lumabas na yung natural juice niya, ang onion. So lumabas na yung flavor niya. So yun, habang ginigisa ko siya, pinaprepare ko na rin yung anato or atsuete. Nagyan ko siya ng mainit na tubig. Pag may sabaw yung naluluto ko, usually ginagawa ko sa ano, atsuete, nilalagyo na sa strainer, nilalagyo ko sa sabaw na mainit. And since di naman masabaw to, masarsa, nilagyan ko mainit na tubig. So yan, pwede natin lagay itong Boppies or ito yung baga. So yun, nabili ko napakaluan na eh, sa isang meat shop dito. Ang maganda yung nabili ko, malalaking hiwa. Hiwa na rin, siyempre. Pang tabad nga, quickie nga lang ang gawain natin dahil mag-aalaga pa tayo ng mga kids, mga kambal. Yung Laurel lagyan natin. Siguro mga tatlo. Good sa yung tatlo dyan. Lalasa na yan. Tanggalan sa rin. Shoutout nga pala kay Jaren Marcia. Ang ganda ng background music ko ngayon. No? The best. Classic, di ba? Yan pa rin yung style ko habang kalalagay ko lang nung isasang kutseng ko, nilalagyan ko na ng pepper. Shoutout kay Tito Maumay, thank you for the pepper. At syempre, patis. Ang patis kasi, parang may natural umami flavor yan. So parang ka na rin nag-betsin. Lagyan natin ng pampalasa pa ng pork lalo. Yan. Yan, nor pork cube. So, nor, baka naman. Yan, syempre, naglagay tayo ng kung ano-ano. Eh, di halo-halo muna. Halo-halo. Halo lang ng halo. Sa
mamaya. Takpan natin. Tayo natin. Lalabas din yung, kahit nakuluan na yun, lalabas pa rin yung ano niya. Yung mga natural juices niya. Ayan ako. Mayroon ting sabaw na yan. Wala ba pala? So ngayon, lalagay na natin yung suka. Ito nga, onti. Yan lang oh. Siguro ano to, ang kailangan dito mga ano, half cup. Pero akin, 1/4 cup lang. Sabi nila, pag nilagyan ng suka, wag daw haluin. Baka daw kasi mahilaw yung suka. Well, totoo naman. Pero kahit haluin mo yan, maluluto suka niyan. Kaya lang, mas matagal. Kasi syempre, pag di mo siya hinalo, concentrated yung suka sa isang lugar. So, mas makukulo ng maayos. Yun lang yun, actually. Para maluto yung acidity niya. O, lalagay ko na rin itong ano. Salain ko na yung anato or achwente na nilagyan ko mainit na tubig. Pagkakulay lang naman yan. Kasi parang ikaw, nagkare-kare. Naisip mo ba yung kare-kare kulay brown? Parang walang dating, di ba? O, yan ang aking bechin. Sugar. White sugar gamit ko. Dapat brown eh. Naubos eh. Mga ano muna. 2 teaspoons, 3 teaspoons. Maliit kasi yung pang scoop ko eh. Pero kulang pa yan. Dadagdagan ko pa yan mamaya. Sarap kasi dyan. Nag-aagaw yung tamis tsaka yung alat. Tapos sa bulim na unting anghang. Kaya mukulo na. Pero yung anghang kasi, mamaya ko nalalagay yung sili kasi yung asawa ko ayaw na maanghang eh. Kaya pag kinain ko siya, pampulutan ko to actually. Lalagyan ko nalang ng sili. Labuyo. Habulan natin ang patis na. Para ano, mamaya habulin ko na lang ng ano yan, ng asukal. So, lagay na natin itong pamalpak. Sumobra sa food processor eh. Naging panglupyan siya nga yung ano ko, carrots, tsaka yung ano ba tawag dito, labanos. Pero tingnan natin kung paano ko lalabasan. First time nangyari sa akin ito eh. Katamaran, food processor eh. Dati, lihiwa ko eh. Kung kailan malalaki yung bopis ko, alilit naman ang gulay. Eh, tignan na lang natin. Totally, extender lang naman yan. Kaya nga, ang dami ng labanos eh. Kumbaga, hindi ka na magkakanin din dyan. Mabusog ka na yung carrots. May carbs din naman yan. Tunuhin lang natin. Tingnan natin, ha? So, kung makapansin nyo, guys, yung mga luto ko, hindi ko sinasabi yung ano, yung dami ng alat sa tamis. Kasi depende sa panlasa nyo yun eh. Madli naman habulin yun. Pero pag naghahabol kayo ng lasa, syempre hinaan nyo yung apoy nyo. Kasi luto na yun eh. Doon kayo maghahabol pag luto na. So ito nga, ito hindi pa nga luto yung bopis ko. Nilagay ko na yung gulay. E, ganun din naman eh. Kahit lagay ko sa uli yan, since pang lumpiang siya kahit na, luto na rin yan kagad. Eh hindi nalulutong yan. Kumbaga. Kaya nilagay ko siya kagad para magtubig. Lumabas na yung ano niya, natural juice. Yan. Dumami na yung sabaw. Wala akong nilalagay na tubig, guys, ha? Okay na. Sakto na, sakto-sakto. Lutuin na lang pa natin na unti yung bopis kasi nga medyo malaki hiwa. Natural naman makunat dyan. Kung alam nyo yung 2-3, o ngayon 3-4 na sa iba, 4-5, yan yun yung bopis. Makunat talaga yan. Lagay ko na yung sili, tanyo, sa huli. Isang kulo, haluin ko yan. Goods na yan. Pero ako lang kakain yan. Kanino ko pa nilagay yan? Nilagyan ko pa ng labuyo. Para the best talaga. Isang kulo na lang.
Ayan. Na-steam na naman yung sili. Haluin na natin. Hindi lalabas yung anghang niyan. Pero mamaya, ako rin kakain yan eh. Pinlutan ko, tapos gugupitan ko na ng mga pinong siling na buyo. Solid, di ba? Alright. Yun, isipin nyo, hindi ko nilagyan ng tubig yan. So, natural juices siya ng gulay at ng karne. Ayan na. Okay na, isang kulo, sabi ko. Good na to, mga lods. Haluin ko lang. Niwala pa, tinahalo ko pa eh. Dapat din eh. Oh, tatakas pa yung sili. Okay na to, guys. So, patay na natin na po eh. Lagay sa gilid. Iba ang magic sa ako eh. Ang serving plate. Sarap ang bango. Lagyan natin ng sili sa taas. Ayan. Okay na yun, mga lods. Ang sarap. Tikmalan natin. Alright. So, thank you for watching, guys. Kainan na. Siguradong mapapainom tayo dito. Alright.